Okay, ya adivinó. Daisan Kanatano, ¿no? Lesson 3. Okay. Ayan, so ang ating pag-aaralan ay ang mga demonstrative adverbs naman. Use to, ginagamit ito for location. Ayan. Use to indicate a location. Ayan yung ating pag-aaralan. Mostly, we use it for the location or place. Diba? Sino-sino yung mga demonstrative adverbs na yun? Si Coco. Asoko, doko. Ayan. Okay, so ang meaning ng Coco, here. Ayan. Ginagamit ito kung malapit saan? Sa speaker. Near to the speaker. Means here. Sa Tagalog, dito. Ayan, sa Tagalog. Okay, Soko, location near to the, burahin nyo to. Ah, tama, listener. Kala ko hindi ko pa na-edit. Ayan, location near the listener, si Soko. Ibig sabihin sa English, there. Ayan. Then here. Sa Tagalog, dyan. 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 Okay. Oh, Asoko. Asoko, location over the over there. Listener and the speaker. Ibig sabihin malayo speaker. Ah. Sulat nyo. Far. Over malayo. Far from the listener and the speaker. Meaning, over here. Ayan. Ibig doon. Sabihin, yun, doon. Doon. Ay, kaya kong kunin. My God. Ah, yun, yun. No? Doon. Aso ko, doon. Ayan. So, saan natin sila madalas ginagamit? Sa? Place. Ginagamit yung koko, soko, aso ko. Then, ang kanyang interrogative ay ano? Koko, soko. Oh, ang interrogative. So, ano ibig sabihin ng doko? Where? Yan ang kanilang interrogative, ha? Okay, pero alam nyo, si koko, soko, aso ko, diba sabi niya, mostly we use it for the place, no? Places, no? Eh, pwede rin gamitin sa ano yan? Sa hayop, sa kabagay. O, pwede rin sa tao. Diba? Kasi pwede mong sabihin na andoon si Mira. O, diba? Tao si Mira. Pwede mong gamit. Mira sangwa, aso ko. Diba? Pwede mong gamitin sa tao yan. Hindi lang yan puro sa place. Ah, nandito yung pusa. O, diba? Sa Tagalog. Ah, nandito yung pusa. Ibig sabihin, neko wa koko des. Neko wa koko des. Ay, nandyan yung pera ko eh. O, bukani wa soko des. Hindi lang yan puro place. Pero main uses niya is ano? Place. Pero ginagamit din yan sa ano? Animals. Bagay, tao, hayop. Pwedeng gamitin ayop. Yan. Kasi pag nagtatanong ka ng doko, nasaan ang pera ko? O, di ba? O, bagay yun. O, hindi lang yan puro sa ano, sa place. Ginagamit yan sa hayop, sa tao, at saka sa bagay. Okay, Mina, maliwanag po ba? Si Koko, Soko, Asoko. Okay, next natin. Dito tayo. Ayan, so madali lang yan. Ayan, four place muna tayo. So, toilet. Di ba pag sabi natin the toilet is here, unahin mo yung topic na si toilet. Toire wa? Toire wa. Koko des. O, ganun yun, no? O, next, the meeting room is, alam nyo naman, pag may is na, di ba? Ibig sabihin itong nauuna is the topic. O, ano yung meeting room? Kaigishitsu wa? Soko des. Ayan. The park is over there. Ko en wa? Asoko des. Ayan. Diba lalo na si, alimbawa si Ma'am Cindy tapos si Ma'am Pearly. Diba si alimbawa lang to si Ma'am Cindy hindi niya alam magbasa ng kanji, no? E ngayon si Ma'am Cindy nagtanong kay Ma'am Pearly. Sabi niya, nasaan yung toilet? Diba? Sabi niya, toire wa doko desu ka? Sabi ni Ma'am Cindy. Si Ma'am Cindy naman, di niya alam yung toilet nasa likod na niya.
Ibig sabihin, malapit sa nagtatanong. At malayo sa tinatanong. Di ba? Ngayon, si Ma'am Cindy malapit sa toilet. Si Ma'am Pearlie malayo sa toilet. Eh, tinanong ni Ma'am Cindy, di ba? Si Ma'am Pearlie. Ah, toiriwa, doko des ka, Pearlie sa. Ano sasabihin ni Ma'am Pearlie? Toiriwa, soko des. Okay. Toiriwa, soko des. No, soko. Kasi, malayo kay Ma'am Pearlie. Malapit sa Ma'am Cindy. Kuha nyo na, no? Kung anong ginawa natin kay Kore Sore Are, ganun at ganun din to. Si Coco, Soko, Asoko. Amin na. Okay, next. Ayan, oh, meron naman tayong per person or animals or things. Pwede nating gamitin yan. Si Coco, Soko, Asoko. Okay, ayan. So, pag sinabi natin the desk is here, o oh, ano yun? Sukwewa, Coco desk. Coco desk. Pwede mo rin gamitin sa animal. Ah, the monkey is there. Sarwa, toko des. Ayan. Ah, pwede rin sa tao. Mr. Tanaka is over there. Tanaka sangwa. Ah, soko des. Diba? Hindi lang yan sa puro places. Ayan. Pwede natin gamitin yan sa person, animals, and things. Okarimashita ka, Minna? Ay, okarimashita. Hmm. Oh, ngayon, oh, ano ba yung main uses ni Coco Soko Soko Minna? See? Place. Diba? Pero pwede natin gamitin saan? Person, animals, and things. Ayan siya. Okay, next. So, dito tayo. Ayan. Kotchira. Yeah, kotchira. So si kotchira politer than ano? Coco. Coco, mas polite si kotchira kumpara kay Coco. Ang meaning ni kotchira is here or this way. At ang meaning pa ni kotchira is pointing direction. So itong tatlong to, ang meaning niyan pointing direction niyan or here. Ano yung soko? There? Ano yung asoko? There. Over there. Over there. Ayun. Pwede sila sa pointing direction. Si Sochira, magiging that way. Si Achira, magiging that way din. Pero, ano? Malayo sa speaker and listener. Ayan yung gamit niya. Ngayon, anong interrogative kila Kochira, Sochira, Achira? Dochira. Dochira. Ibig sabihin ng dochira, where or which direction which way. Or which way. Ganun yung gamitin ha. Okay, kotchira. Ngayon, di ba si Doko, polite niya si dochira. Si Coco, polite niya si kotchira. Si Soko, dochira. Si Asoko, atchira. Eh, halimbawa, nagtanong ka ng sa nakatataas sa'yo. Halimbawa, nagtanong ka sa boss mo. Boss mo yun. Siyempre, pag mataas sa'yo, anong gagamitin mong interrogative? Dochira. Dochira. Kasi mataas sa'yo. Diba? Ayan. So, tinanong mo, sabi mo, saan yung kaigisitsu? Kaigisitsu wa dochira desu ka? Ayun, ganun. Mataas sa'yo eh. Yung mataas sa'yo, pwede kanyang sagutin ng ano? Ng? Casual. Casual. Halimbawa, doon, yung toire. O, di pwede Coco siyang sumagot ng Asoko. Asoko. Ayan, pwede siyang sumagot. Pwede siyang patataas sa yun, no? Ayan, pwede siyang sumagot. Then, kung halimbawa, pwede rin naman sumagot yung boss mo ng, kung magalang siya, no? Pwede rin siyang sumagot nito. Achira. Okay, pwede rin siyang sumagot yan kung magalang siya, no? Ayan. Yung boss mo naman, kapag nagtatanong sa'yo, pwede siyang gumamit ng doko. Diba? Mm. Ayan. Tatanong siya ng doko sa'yo. Ano naman ang pwede mong isagot kay boss? Kasi mataas sa'yo yun eh. Anong pwede mong sagot? Tanong ng doko. Atchira. Okay. Atchira naman yung pwede mong isagot. Siyempre magalang yung pagsagot mo. Diba? O, magalang yung pagsagot mo niyan. Naintindihan niyo po ba? Na?
はい、わかりました。Okay, so, example lang muna. Ayun. Example dito, the office is over there. Jimusho. Burahin niyo po ito, ah. Jimusho wa atchira desu. Ayan. Pwede rin siyang that way to the elevator. Pwede rin siyang ganon. Elevator wa. Ayan. The reception desk is here. Uketsuke wa atchira desu. Pwede mo rin siyang gamitin na this way to the meeting room. Kay gishitsu wa atchira desu. So, depende yan sa ano nyo. Depende kung ano yung tanong ng tao sa'yo. No? Ayan. Pwede kayong sumagot. Pwede kasing maging ganito yung top, eh, no? The office is there. Ano pa? That way to the elevator. So, pwedeng ganyan yung maging sagot nyo. Ayan. Depende, ha, sa pakikipag-usap ninyo doon sa kausap nyo. Ha? Pina? Okay. So, tandaan nyo lang, dalawa meaning ng ano, ng kochira, atchira, sochira. Dalawa rin meaning ng dochira. Pwedeng where, pwedeng which day. Okay, which day. Okay, ito. So, ito yung pattern niya oh, sa interrogative ng doko or dochira. Unahin niyo muna yung noun na itatanong niyo. Sunod, ikabit niyo lang yung doko desu ka? Doko desu ka. Ayan, ha? Unahin nyo yung tanong nyo. Ah, yung itanong. Yung noun at saka sunod yung doko desu ka or dochira desu ka. Ayan. Diba? Ito, halimbawa nito. Where is the room? Inuna natin yung hinahanap natin. Yung noun, no? Kaya wa? Doko desu ka. Which way to library? Unahin nyo muna yung hinahanap nyo. Toshokan wa? Dochira desu ka? So, ganun lang yung pattern niya. Napakadali. Unahin nyo yung hinahanap nyo bago nyo ilagay yung wa at saka doko or dochira. Ngayon, sabi rito sa pangalawa, when it's visible, kapag ibig sabihin kapag nakikita, no? Pwede nating pwede tayong sumagot ng koko, soko, asoko. Kochira, sochira, chira. Kapag nakikita mo. Amin na, kapag nakikita mo. Asoko din. Paano kung hindi mo nakikita yung bagay na tinatanong mo? Halimbawa, tinanong kita. Sabi ko kay Ma'am Cindy. Ah, Cindy-sang, anatano gaku wa? Doko desu ka? Ano yung gako? Ina? School. School. O, diba? Ngayon, nakikita ba natin yung school mo? Sugako no gako. Ano yung sugako? Sugako. Yung elementary. Diba? Elementary. O, sugako no gako wa. Doko desu ka? Ngayon, nakikita mo yung school mo ng elementary ka? Hindi natin nakikita, no? Kaya kapag hindi nakikita, hindi tayo pwedeng sumagot ng koko, soko, asoko. Pero once na nakikita mo pa yung school mo, halimbawa nag-uusap tayo sa daan. No? Nag-uusap tayo sa daan. Nakikita mo yung school mo, di ba? Pwede mong sabihin yung koko, soko, asoko kapag nakikita. Kapag visible. Pero hindi visible ngayon eh. Tinanong kita saan yung elementary school, no? Yung pinag-aralan mo dati. Tinanong kita eh. Ano yung sasabihin nyo ngayon? Yung play school. Ako ba? Ano po yung sasagot nyo, Mina? Ano po, sir? At, okay. Yung isasagot nyo doon, pag tinanong school kayo, address. Name of the school. Ayan. Oh, yan ang isasagot nyo. Diba? Halimbawa, nasa Japan na kayo. May kausap kayong Hapon. Sabi ng Hapon, Nihongo no gaku wa doko desu ka? Eh, nasa trabaho kayo eh. May tuturo mo ba doon? Asoko? O kaso? Hindi. Di ba? Kasi nung time nung nasa Japan ako noon, tinanong dito ako ng ganyan. Eh, hindi ko man maisagot yung koko, soko, asoko. Bakit? Hindi ko man nakikita. Hindi nakikita. Di ba? Ano yung sasagot mo ngayon? Yung
Pangalan ng school. School. Yan yung isasagot mo. Nakuha nyo, Mina. Oh, Nihongo no Gakuwa Doko desu ka? Ang pangalan, J-N-R-O. Sa USJ pala tayo? Yes, ma'am. Sabi ko na, eh. Okay, ganun, na? Ayan, name of the school yung sasabihin nyo. Di ba, Ma'am Pearly? USJ, sasabihin. USJ doon. USJ. USJ yung school niya. De joke lang. Okay, ayun. Ganun yun, ha? Pag tinanong kayo, Gakuwa Doko desu ka? Eh, siyempre, pangalan ng school ang nasabihin mo kapag hindi mo makikita. Okay. Tinanong kayo, kuni wa dochira desu ka? Nakikita mo ba yung kuni? Yung bansa, kuni. Nakikita mo ba? Hindi. Eh, di ba? O anong sasabihin mo ngayon kung di mo pa naman nakikita? Yung pangalan ng bansa mo. Bansa. Ano pangalan ng bansa mo? Pilipinas. Oh, di ba ganun? Kapag kayo tinanong ng ganito, kunyo ando tirades ka, Pilipinas. Ganun yung sagot nyo. Eh kung ikaw ay taga China, di sugoku des. Oh, di ba? Ganun. Des. Diba? Dali lang. Pero una pa lang, siguro pag tinanong ko kayo ng ganyan, di ko pa na-explain. Siguro sasabihin nyo, koko asoko, no? Diba? Kasi malamang, ganun, sir. Oh, 'di ba? Kasi ganyan yung mga una kong naturuan dati. Hindi ko kaagad inexplain sa kanila 'to. Ngayon, ang una kong ginawa noon, tinanong ko muna, "Gakuwa doko desu ka?" Ang mga sagot nila, "Koko desu, soko desu, asoko desu." Ay, kasi nagtatanong hanap ng hanap kung saan. Ay, yung unang sagot nila. Pero nung ma-explain ko na 'yan, eh siyempre alam na nila yung isasagot nila. Pangalan pala ng school yung tinatanong. Once na hindi mo, ano, nakikita. Ganon. Okay. Ang pangit naman kasi ng ganito. Halimbawa, tinanong ko si ano, Ma'am Nami. Nami wa, doko desu ka? Nami sang wa, doko desu ka? Eh, hindi mo nakikita eh. Diba? Hindi mo nakikita si Ma'am Nami, kaya hinahanap mo. Nami sang wa, doko desu ka? Eh, paano kung nasa loob siya ng ano, ng office? Paano mo sasabihin yun? Hindi mo siya nakikita, nasa loob siya ng office. O paano sagot nun? Diba? Sabihin din po yung pangalan. Una yung pangalan, no? Nami sangwa. Then, nasaan siya? Office. Okay, office. Ano yung office? Ano yung Hongo? Jimusho. Okay, Jimusho, no? So, ang sagot, Nami sangwa. Jimusho desu. Jimusho desu. Ah, okay, tiga lang. Tignan natin na. Nami sangwa. Jimusho desu. Sa lesson na to, okay pa to, no? Sa lesson na to, okay pa tong sagot na to. Ayan, kapag nagtatanong, no? Nami sangwa, doko desu ka? Nami sangwa, jimusho desu. Okay pa to, no? Pwede rin namang sagot yan, no? Minna. Kaso nga lang, pagka ikaw ay, ano, unang lumalabas kasi dyan, no? Depende, no? Unang lumalabas dyan, pag sinabi mo kasing nami sangwa, jimusho desu. Pag tinagalog mo yan, ano eh, sinami ay office. Di ba? Tama ba? Oh. Pag tinagalog mo yan, lalabas niyan, sinami ay office. Miss Nami is office. Office. Diba? Ganun yan eh. Ganun yung kalalabasan talaga niyan. Oh, di ba? Yan sa lesson na to, pwede yan, no? Pero pag umangat na tayo, nag-ibang lesson na tayo, umangat na tayo, di ba? Nasa lesson 10 na tayo. So, mangyayari, hindi na ganito yung inyong isasagot. Hindi kasi sa itong specific kasi. Ayan, nami sangwa jimusho ni imas. Ayan. Yan talaga yung dapat yung isagot. Kapag nagtatanong, no? Sabi mo, nami sangwa doko desu ka? Nami sangwa jimusho ni imas. Ibig sabihin niyan, si Nami ay nasa office. O, di ba? Mas maliwanag siya pag may ganito. Ayan. Kasi yung ganito kasi, Nami sangwa jimusho desu. Sa Tagalog, ang lalabas niyan, si Nami ay office. Ayan, no? Kaya mas maganda yung ganitong sagot ni imas. Pero lesson 10 pa yan. O, sa lesson na to,
Okay pa naman yan, ha? Lesson natin. Okay, so next natin. Naintindihan niyo po ba, Mina? Ayun. Okay, ito yung mga ano, when it's not visible. Ayan, kapag hindi visible. Ayan, ito yung madalas katanungan nila. Gakwa, dokunes ka. Anong sagot? Name of the? Cool. Ayan, yung sagot. Kapag hindi nakita, oh, we can't answer koko, soko, asoko. Kaisa wa doko desu ka? Wa doko desu. Name of the company. Hindi mo nakikita eh. Pangalan ng company. Samsung no kaisa desu. Uchiwa. Ganon, ha? Okay. Uchiwa doko desu ka? Ay, di mo nakikita yung bahay. Kung saan ito nakatayo. Hindi. Ito ay kung saan nakatayo. Halimbawa, ikaw ay taga Marikina. Marikina desu. Ah. Ayan. Kasi iba yung tanong ng address. Jusho. Okay. Jusho. Jusho. Ah, okay. Okay, next. Kuliwa, dotsira desu ka? Di mo nakikita. Ano yan? Name of the? Country. Country. Okay. Ayan na. Kuni. Para di kayo malito. Pagka tinanong kayo, gakuha do ko. Baka maglaro sa isip nyo. Ako, kusuku, asuku, sagot dito. Ay, hindi. Ha? Okay. Pwede kang sumagot ng kokosoko, asuku. Kapag ano? Kapag nakikita. Visible, kapag nakikita mo, ha? Ayan. Oh, Mina, may tanong pa kayo diyan? Wala. Wala kayong tanong diyan? Sige, proceed tayo rito. Ayun, 'yan pala yung sagot eh. Ayun na, meron pala dito, no? What is the name of your school? What is the name of your country? Where is your house? What is the name of your country? So 'yan yung mga ano natin. Okay, ngayon dito naman tayo kay particle no. Ano yung unang particle no, Mina? Belong, pangalawa. About, pangatlo. Possession. Possession, pangapat. Made by or origin. Okay, ano ang interrogative? Entero. Ano yung interrogative, Mina? Doko no. Oh, ibig sabihin, where is it made or who is the maker? Maker. Oh, doko no yan ha. Okay? Doko no. Doko no yung ano niyan, interrogative. So sa lesson 3, ilan yung interrogative? Meron tayong nanggay, what floor? Meron tayong ikura, how much? Meron tayong doko, where, meron tayong dochira, which way or where then, at meron tayong doko no, where is it made. So, ang dami na nating interrogative, no? Okay, N1 no, N2 this, yan lang. Ibig sabihin yung N1 is the country or the maker of the product. Yan. N2, things made or make. Siya yung product, yung N2. Ayan. So, napakadali nito. This clock is made in Japan. Okay. Kono toke wa Nihon no toke desu. Kasi nga, ano una? Toke. Japan, no? Yung country. Yung maker. Nihon no. Then yung product. Toke desu. Toke desu. This laptop is made by MSI ECS. Sinong maker? Yung MSI ECS no? Ano yung kanilang product? Laptop. Pasukon desu. Diba? Ganun lang. O, Mina. Napakadali, diba? O, ngayon, gamitin natin sa tanong. O, meron ba, paki-open nga po yung camera nyo? Hindi ko makita kung ano yung ano nyo, gamit nyo dyan. Ah, tinanong ko si Ma'am Carla May. Carla May, Maysang, anata no megane wa doko no megane desu ka? Ah, Maysang, doko. Oh, anata no megane wa doko no megane desu ka? Maysang, paki-unmute nga Ma'am May. Ah, Ma'am May.
Anong ginagawa mo, Ma'am May? Naglalaro ka? Hindi po, ayan sir. Na. Ma'am May, anatanong Megane. Anong, alam niyo yung Megane? Ano yung Megane? Eyeglasses. Eyeglass, no? Salamin. Megane. O ngayon, tinanong kita, Ma'am Carla. O, anatanong Megane, wa? Doko no Megane desu ka? O, anong ibig sabihin ng doko no Megane? Maker. Okay, sinong may gawa? O, saang gawa yung Megane mo? Ma'am Carla. Gawa ba ng Pilipinas, Ma'am Carla? Ano ito? Hi. Okay, o paano yun? Anong mauuna? Country. Saan gawa? Country. Anong mauuna? Megane. Country muna. Philippine, no? Philippine. Then yung bagay, yung Megane. Megane. Megane desu. Yan. Filipino. Filipino Megane desu. O, di ba? Dali lang. O, Cindy-san, anatano ketay den wawa? Doko no ketay desu ka? Anon. Nihon no. Sir, again, mochi. Ketay nihon no. Ketai no. Hindi, wala lang no ulit. Nihon no ketai. Nihon no ketai. Des. Des, oh sorry. Diba? Nihon no ketai des. Yan, no. Nami-san wa, oh, anata no uwagi wa, doko no uwagi des ka, Nami-san? Uwagi, sensei. Uwagi, jacket. Ah, jacket. Hmm. O, Nami-san. Uwagi wa. Hmm. Uwagi wa. Americano. Des. Okay. Americano des or Americano uwagi des. O, ganun lang. O, teka lang, Mina. Nakakasunod po ba kayo? Sa particle, no? Sir. Mm, Dahan-dahan lang. Si Ma'am Sarah May. Sarah May isang, anata no pasukon wa doko no pasukon desu ka? Nihon no pasukon desu. O, di ba? Ang galing. Made in Japan yung kanyang pasukon. Our laptop. Oh, sinong may relo dito? May relo kayo dyan?